Gagawa po tayo ng sinigang ngayon. So, these are my ingredients for today. I have salmon. Tawag po nila dyan, ritasong salmon po. Pinagtanggalan po nila. Isa po sa pang masarap na parts. GoPro stop capture. First, ginagawa po namin dito, sinusutay po namin. So, gagamit ako ng canola oil po. Inimalamout lang po. Sakto lang pong pang-gisa. Normal sutay lang po tayo. Para matanggal po yung lansa nung habang niluluto natin. First, ito po, pinagulasan ko ng bigas. Palakasan ko po yung let's wait po until kumulo po siya. So, ayan po, kumukulo na po siya. So, let's wait until medyo mag-mix na po ante yung lahat na yung nilagay natin. And then, next po, lalagyan na po natin yung salmon ritasa natin. There! Wow! Ang dami pala.
next po na ilalagay natin ay ang radish. Patong ko na din kasi saglit lang po maluto yung salmon. Sinigang mix natin, huwag na po natin ito kalimutan. Nilagay ko na po lahat kasi mahilig po sila sa maasim. Bakit nga po kakaiba itong ginagawa namin? Dahil minixan ko po ng ito po. Minixan ko po ng Tom Yum mix po. Masarap po yan. Then, lagay ko na din po yung sili para mag-blend. And cover it up. Wait until boil. Mga 5 to 7 minutes pa po. Okay. And check it out guys. Ito pong gagamitin natin na salt. Himalayan pink salt po gamit ng dito with the flamingo. May grater na din po yan. Salt na yan. Okay. Mga ate kuya, ito po, titikman na po natin. After 7 minutes, sarap. Sakto lang po yung asim niya. Sarap po. Okay. One more minute and then drop na po natin yung gulay natin, which is kangkong. Our water spinach po. Pag dinamihan mo sa bowl niyan, maaano na yan. So, sakto lang po yung gawa niya ng salmon. Lagay na po natin na healthy naman po to. Water spinach po. Water spinach. Akala nila kangkong. Okay. So, water spinach.
Salmon sinigang twisted with tom yum goong from Thailand. Sarap ito guys, try niyo po gawin. Start na po tayo kumain. Sarap po po guys. Yung asin niya kakaiba po. Sinigang with a twist of tom yum goong. Okay, let's eat guys.